bakit tinakedown nila tapos binalik nila. Okay. Well, tama si Ma'am BP kanina, Kadiri kasi. Kasi nagmumukha talagang Malacanang was showing its fangs, its teeth, its force. Oh, kita nyo yan? Amin itong mga to. Tapos nagmumukha talagang with all due respect to the senators, ha? Hindi ko, I don't intend to use very harsh language, gayon pa man. I can see no other way to describe them, but this picture makes them look like lapdogs of Malacanang. Isipin nyo, this picture allegedly was taken after the vote. Ibig sabihin, after na in-oust nila si Senator Migs, biglang, party tayo sa Malacanang. Success! Parang kulang na lang ganun, di ba? Nasaan ang champagne? Mga yan, sumasakay lang sa agos ng panahon. Pero matalino tayo. Huwag magpapaniwala sa mga yan. Lamnetis! Casual dinner with the senators nga raw. Anong gusto nilang ipayapa sa publiko nito? Nakontrolado pa sila ng palasyo at sumusunod sa mga boss nila kaya nagpa-party ang amo? Nakakahiya nga para sa ilan ang literatong ito. Na pagkatapos bumaba si Supiri sa pagiging Senate President ito, ay nakuha pa nilang maghanda? Victory party yan! At bago nga tayo magpatuloy for today's video, i-hit mo na agad yung like button para sa mga susunod pang ipabalita. By the way, here's your Chikawe updates. At kung hindi ka pa nga napag-subscribe, i-subscribe na yan! So ngayon, let's start with the hearing doon kay Vice Admiral Carlos. So, nag-speech siya, his opening statement doon sa ano, sa kanyang hearing, which is the first time we have seen Admiral Carlos since nag-breakout yung kontrobersiya. So, meron siyang opening na statement where he, the relevant parts na lang ang babasahin natin, ha? Sabi niya, "Let me repeat, I did not forge an agreement at the level and magnitude that would bind our two countries for the long term and redefine foreign policy." Uulitin ko. What did he say? "I did not forge any agreement at the level and magnitude that would bind our two countries." Ibig sabihin, kung ano man yung kanilang pinasukan na agreement, hindi po ito treaty. Hindi ito at the level of a treaty. And it does not bind the two countries for the long term. And it is not intended to redefine foreign policy. So, what does this mean? Ibig sabihin, it was whatever agreement he entered into, if it was an agreement at all, it was simply to de-escalate the tensions. Ilang beses po niyang sinabi niya. Ang purpose is to de-escalate the tensions in the West Philippine Sea and to resupply our soldiers, our frontliners at the BRP Sierra Madre. Do these statements sound familiar? They should, because we have been saying this the whole time on Luminous. Even in the so-called gentleman's agreement, there's no gentleman's agreement except something like an informal arrangement to make sure na mayroong magre-resupply sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. It is not a long-term arrangement. It is not a treaty that the Senate can investigate or can the House. Okay? It's simply a way to be able to live with the situation and to de-escalate para hindi bumalik tayo, no more tensions. Kumbaga, nag-e-escalate ang tensions, de-escalation ang dapat ginagawa natin. So this is exactly what Vice Admiral Carlos is saying. De-escalate tensions, masupply yung mga sundalo natin sa BRP Sierra Madre, but it is not a binding agreement at all. It is simply an arrangement so that they can resupply nang hindi nagkakainitan yung dalawang forces of two countries who are there in that area. Sabi niya, "I am only the commander of the Western Command and not even of the entire West Philippine Sea." So he cannot create policy that will bind the country to a particular behavior
in that entire area. Sabi niya, as WESCOM commander, I have done my very best to provide for the welfare of WESCOM personnel. Bakit kailangan niyang sabihin ito? Dahil mayroon na tayong natanggap na impormasyon na pati po yung mga tao ni Vice Admiral Carlos na naiwanan niya by this time. Kasi na, ano na, iba na po ang commander sa WESCOM. Ay sila rin po'y pinagtatanong at mayroon din possibility na parang floating din po yung ibang mga personnel ni Vice Admiral Carlos whom naiwan, mga naiwan niya sa WESCOM. So, after, thank you kay Zalby. After this, he said, I did not enter into any secret deals that will compromise the interests of my country, of our country. Okay? So, walang, ano, walang gentleman's agreement, walang secret-secret, kahit parehong-pareho yan doon sa pinagbibintang nila doon sa kay former President Duterte. Ang maliwanag dito ay, ano, this is an arrangement so that they can peacefully resupply the BRP Sierra Madre and de-escalate the tensions. Ang sabi niya, we are on the same team. Let's be united against this false narrative. Our frontliners, he didn't say which is the false narrative, ha? Sinabi niya, let us unite against this false narrative. Yung false narrative being na may secret agreement, na mayroong he bound the country or that any of the officials above him bound this country. Kumbaga, all in na yan, sinasabi niya. Our frontliners, those stationed at the BRP Sierra Madre and the whole Western Command Team, take note, he always mentions the Western Command Team kasi he is or was responsible for them at the time that he was commander and he does not want any of his people to bear the brunt of anything. Kumbaga, kung may masamang mangyayari, he is standing up for them. And all government agencies involved in our RORE missions, that's the resupply missions, need all the support we can give them. Let us continue to stand by them and give them strength. I have not compromised the country's territorial integrity. I have not given up our sovereign rights and entitlement. I am a soldier for the Filipino and I remain a loyal servant of the Republic. Okay. So, as we have already previously seen, marami pong nag-vouch para kay Vice Admiral Carlos that he is an upstanding officer, very professional, and he very, very smart as well. Pero mayroong mga lumalabas na sabi-sabi, salita-salita, some of which found their way into social media kung saan merong mga ano, nagsasabing may pagdududa dito kay Vice Admiral Carlos na posibleng nagtatraidor siya, insinuating some kind of treacherous or traitorous behavior dahil nag-aral po siya sa China. Nakakalimutan nila sa bigat ng pag-aaral niya. Unang-una, doon po siya sa Annapolis Naval Academy nakapagtapos at pagkata further studies lang po yung nangyari sa China. So, mas matagal po siya na nag-aral sa Annapolis in the United States. Okay. So, wala tayong ibang conclusion kung di sabihin na nanindigan dito si Vice Admiral Carlos. Walang mali na nangyari. Whether kasama yung mga officials above him, whether alam nila or not, hindi siya nagsalita tungkol doon. But what he's saying is that his actions dito sa West Philippine Sea ay walang halong pagtatraidor. Ito ay professional, ito ay de-escalation of tensions, walang treaty agreement dito. He did not bind the country. Mayroon lang na ano, na pagkasunduan para ma-resupply ang BRP Sierra Madre. Uulitin ko, halos ito, halos, almost verbatim ang sinasabi ng Luminous for the whole time na nagkaroon ng ganitong issue. Okay. Thank you kay, naku, hindi ko alam yung parang manok yung nasa ano niya. At nagpadala siya ng roses. Thank you kay Zaldi. Thank you kay Meow Meow.
at Sus Maria. Thank you rin kay G. Sabi ni Rex Dua, gawain ni Tambalisa yan, ginamit ni Gilbo para pagtakpan ang gentleman's agreement nila. Not sure what you mean by that. O, gayon pa man. So, itong, ano, the rest of the hearing dito sa Senado ay nag-concentrate naman dun sa declarations of persona non grata. Nung nag-take over po as chair of the hearing, si Senator Tol, ang kini-question niya primarily ay yung mga nandun sa ano sa DFA. At tinatanong kung hindi ba natin i-kick out ang ating mga ano, yung mga ano bang tawag nito, yung diplomats na nag-wild tapping dito. Hindi ba sila mau-declare na persona non grata? So a lot of the discussion was about those rules. At sinasabi na pwede naman at any time i-declare na persona non grata kahit walang dahilan, base yan doon sa ating ano, pagsisign sa Vienna Convention. Ang Vienna Convention po ay nagtatala ng behavior at saka itinatakda na ang mga diplomats po ay may immunity from suit because they represent the sovereign and sovereigns are immune. So, in this case, dun po nag-concentrate si ano si Senator Tol. So, para sa akin, wala pong ano, tama lahat ng sinabi ni Vice Admiral Carlos and he was very circumspect. Wala siyang binabanggit na additional na pangalan, wala siyang sinasabi na kasi si ganito. No, he took it all onto himself pero marami tayong hindi maririnig. Dahil sinabi na ni Senator Jinggoy and may request din si Vice Admiral Carlos na merong mga impormasyon na pwede niyang ipakita o sabihin pero ni-request niya na ito ay gawin during executive session. Gayunpaman, base doon sa kanyang opening statement, nakikita na po ang kanyang stand na ito po na wala siyang ginagawa, he did not because he cannot. And tama siya dito, hindi siya maaari mag-enter into any agreement that binds the Philippines to China for certain actions. All he can do is make, you know, informal arrangements. And in this case, naging successful naman yung pag-resupply ng BRP Sierra Madre on February 2. Na kahit ang AFP nagsabi, flawless. Ayun nga, biglang tinake down yung, ano, yung tweet na yun nung spokes ng AFP. Hi, Ma'am BP. How is your Wednesday? Busy. Has the dust settled? No! It's good to see your notification. Ay, meron na kayong nakakatanggap na kayo ng notifications. That's very good news. Thank you very much. Okay. Sabi ni Sarina, sa lakas ng China, di nila nakita na yung sa US, yung sa US na pag-aaral. Parang yung mga nagsasabi din sa amin ni ano ni Mark, 'di ba? Oy, pumunta kayo ng China, therefore title kayo ng bayan. Nag-aral pala kayo doon, therefore title kayo ng bayan. Hindi niyo inignore niyo yung tatlong taon ako nag-aaral sa US o 2 years, 2.5 years na nag-aaral ako doon sa US. Doon kaya ako graduate ng high school. Inignore niyo din na mas matagal po ako nag-aral sa Japan at saka sa France. So, bahala sila dyan. Sabi ni Time Enough, paano naman po mapapaalis yung EDCA site? Katulad ng parating nating inuulit, thank you kay Miao Miao, parating nating inuulit, ang arkitekto kasi ng ating foreign policy ay ang ating Pangulo. So, it should be pressure, public pressure on the President to, ano, first, to be transparent, what did he enter into, if any? What agreements or what arrangements did he make with the United States to merit this kind of favor na binibigay natin sa kanila sa EDCA? Sabi ni Marlon, have a great day. This government is really delusional. May must be the water in Malacanang. That's interesting. Sabi ni Bisor Vlogs, ako nga pinapalayas ng mga Tol Army ni BBM at incheck daw ako. Whoa!
Sabi ni JP Sulit, multi-traitor na ako. Oo nga, kasi may China, may Japan, may France. Tapos yun nga yung pag-aaral, yung ano, aral ko sa US. Yes, I was enrolled in the University of Minnesota. Minnesota po yun. Okay, so next. Sabi ni Harino, bakit executive session pa? Para magkaalaman sana. Kasi sabi nila, Gibo, hindi nila alam. O yun na nga eh. It would be interesting. Pero si Vice Admiral Carlos po ay ang humiling noon. At nagsabi rin naman si Senator Chingoy na gano'n na nga po yung mangyayari. Kaya nga po, napaka-ikli kanina ng hearing. So, well, tingnan natin. It might be because, oh, ito explain ko. Ah, si pomegranate tea. Okay, iniinom ko ngayon. Okay, asin, grabe. Okay, bakit executive session? Exempted po sa transparency rule ng ating gobyerno ang diplomatic negotiations. So kung mayroon pag-uusapan si Vice Admiral Carlos bit about yung mga usapan nila with the Chinese diplomat or with the military attaché, in-identify niya as a certain Mr. Lee. So yung military attaché at saka siya had a telephone conversation and that he had known this person. He had met this person previously in social gatherings and other occasions. So yung mga usapan nila na ganon and in fact about, he admits kasi na boses niya yung nandun sa recording but that he was not aware na nire-record ito. And so, if he's going to be asked to reveal all the other parts of the conversation, maikli lang po yung ating narinig. So, kung ipapareveal sa kanya and they are in the nature of talks or negotiations or pre-negotiations, hindi po talaga yon pinaparinig sa publiko, exempt po yon. Because you do not want to tie the hands of any of our diplomats or our officials if they are still in when they are still in the process of negotiation. Sabi ni Jules, kala ko ba walang agreement but wiretapping na issue because there was a phone conversation. Hindi man ito agreement in the sense of a treaty or a ano convention, pero yun nga. Pero hindi talaga, what I'm saying is that basta negotiations, even if it is in the past, ay hindi po yan subject to transparency rules. Sabi ni BP, oh, your team has taken over the majority floor leader post in the House. So Duterte ally would be in charge of legislative agenda. Calendar seems like a compromise politics. It does seem that way. Or it could also have been, how do you call this? Yung pananamantala, you situational and they took advantage of a particular situation. But let's discuss that. Let's look at the evidence, kumbaga. Baka kaya maikli masyado silang nabusog sa dinner nila kasama sina BBM after the balasahan. Or we'll talk about the balasahan later, but we have to talk about that in terms of the messaging. Sabi ni Choling, Ingeniero, naghahanap sila paninira nila kay Tatay Digong, pero loko-loko na lang ang maniniwala sa inyo, sa amin o sa kanila. Sabi ni Sir Jimmy Mendoza, dapat ang mga halal ay yung mga baguhan na may totoong alam sa batas. Takbo kasi. Nakikita niyo na nga nangyayari sa Senado. Patatakbuhin niyo ako. Sabi ni JTech, asa na si Gibo na AI agad. Kilig ng admin ngayon na AI ang excuse. Ayun na nga. Pero pinabulaanan na po yan ni Vice Admiral Carlos. Kaya wiretapping na lang po ang usapan ngayon. Which means, totoo nga yung phone conversation na iyon. Sabi ni Danny, di ba ma'am racism yung ugat ng World War II? So ano tong ginagawa ng bansa natin? Why are we behaving like this towards the Chinese people? Pati mga intellectuals gaya nila Contreras and Jesus Falsis na may significant following, nakakalungkot ang mga pinipreach nilang hatred against China and the Chinese people. I don't really want to
to... Okay, ganito yun eh. They're using a communication strategy of the least common denominator. Kasi itong madali, they're appealing to the non-logical aspect thinking people. Na because of this incident in the WPS, all Chinese people now must be bad. Diba? Bad incident, therefore everybody bad. So, illogical po yun. And that's, they have resorted to doing that. Whether they're doing this intentionally, meaning alam nilang mali, pero ginagawa nila yon, which means also maliciously, para lang iangat yung kanilang panig, then it speaks more about them than actually what they're saying. Pero tama po kayo that meron talaga pong, these are racist remarks. Sabi ni Joanne Green, dapat singilin na ni PRD ng royalty ang administrasyon ni BBM kakagamit sa kanya. Laki na siguro na kinita nito. O nga eh. Sabi ni Choling, executive session para di namin mapanood ng mamamayan na kami ang nagluklok sa inyo. Well, ako naiintindihan ko. Iba talaga pag diplomacy na yung pinag-uusapan. Pero siguro worried din si Vice Admiral Carlos that some of the things that he has said might be taken against him or might be interpreted wrongly without the context of the whole situation. Eh yung konteksto, ayaw nilang pag-usapan ng lubusan dahil nga it's in the nature of diplomatic negotiations. Ayan. Matt Bautista said, good evening. Si VP Sara or FPRD lang pwedeng magkumbinsi sa inyo para tumakbo for senator ng 2025. For any position, actually. Saya-saya kaya dito sa social media. Okay, next. Joy Agustin, that small lady knows how to play it like playing chess. Ah, disagree. She's sacrificing other pieces just to protect the king. I don't think it's enough. It's that complicated either. Sabi ni Nathaniel, di ba considered as Chinese territory ang loob ng kanilang embassy? Yes. So wala silang magagawa kung na-wildtap yung conversation nila. Kung nasa loob ng Chinese embassy yung tao. Kasi ganito yon ha. Elements of the crime. So kung kunwari ito sa phone conversation at wala kayong naging mahalaga yung kung nasaan si Vice Admiral Carlos when he was on that call. He was on a Philippine Navy ship which is Philippine territory. So sa ating criminal laws, where if any element of the crime is committed here, may jurisdiction tayo. So yes, pwede pa rin yung wiretapping. Yun nga lang, Chinese diplomats are immune from suit under the Vienna Convention. So what the Philippines can do is remove them from Philippine territory. Sabi ni Glea, wala nang urungan kapag inidolso ka ni Tatay. What makes you think na hindi siya makikinig na ano, na hindi hindi lalambot ang puso niya pag iniyakan ko siya at sabihin ko na ayoko. Sabi ni Juan, sumakit ang paa ni Bong Revilla, pero hanga ako ha, na kaya pang manipa ng kapwa senador. Ayon literal sinipa yung kasama, alis talaga sa pwesto. Ah, lokon to. So, eto, tama naman si Ma'am VP. Ha, kadiri ang paparty ng mga Marcos allies amid the power fencing in the Senate. Totoo yan, kadiri talaga. There's no other word for it. As in, what, and the senators naman, what were they thinking? Independence pa more. If Marcos thinks he got what he wants, he just has to wait when the table starts to turn. Checkmate. If I had 10 thumbs, they would all be up.
Sabi ni Rolisi, ang galing, no? Kinutya natin ang mga Chinese, pati mga Chinoy here, eh doon naman tayo umaasa para mabuhay ng normal. Sabi ni Jin J, for me, mas okay di takbo si Atty. Pix, nakakapangit doon sa Senado at nakaka-stress. Maraming toxic doon, mas okay dito lalo na pagsutil Saturday and Sunday. O nga naman. Sabi ni Ma'am Filda, dapat talaga ang mga politicians na nasa mataas na position is abogado kasi tingnan mo ang nangyari sa Pinas ngayon, walang alam, Diyos mio. Well, ang tingin ko naman, there are those na okay naman sila. Halimbawa, ayoko kay Senator Risa. Pero if you were on her side, isipin niyo lang, suspend disbelief for like 2 minutes. Matutuwa kayo dun sa ginagawa niya. Kasi kahit paano, effective siya. Naaasar tayo eh. So kahit paano, effective siya dun sa, ano, sa intention niyang buisitin tayo. At saka, you know, to bring up certain very uncomfortable matters. Sabi ni Nerds, the government must be horrified because their propaganda on gentleman's agreement against Duterte isn't gaining traction at all, especially when Duterte's cabinet cleared things up in the hearing. Totoo yun. Buti nga, andun si Sec. Medjaldea, former ES Medjaldea. Abogado yon, and he knows how to explain very clearly what was going on. Plus, maliwanag, walang agreement, which means also na kahit paano, itong statement ni Vice Admiral Carlos, congruent din dun sa sinasabi dun sa House hearing na hindi yan, ano, that's not an agreement in the sense of a treaty. We did not bind the Philippines, we did not lose anything, but we actually gained an opportunity to resupply the Sierra Madre. Anong gusto nila? Hindi na lang natin padadala ng kung anik-anik yung ating mga sundalo, na pabayaan na lang natin, ganun ba? Sabi ni Ma'am Flavie, wala na talagang kahihiyan si Nakuting at Pagong. Kasama na ang mga epalitikong puppet nila kahit kaya lahat ng endorso nila sa 2025 wag natin iboto. Yes. Okay, so let's go to the next topic. Okay na tayo, no? Maliwanag naman ang stand ni Vice Admiral Carlos. At ang tingin ko maliwanag na rin kung ano nangyari dito. Nag-usap sila ng Chinese diplomat so that they could resupply the Sierra Madre. Hindi ito treaty, hindi ito kahit ano. This was just, how do you call this? A way to live with each other. Parang ganon. Walang binding dito. Walang nawala sa Pilipinas. Hindi kahit pride, walang nawala sa atin. Kasi kailangan natin i-resupply yung mga sundalo natin. Sabi ni Ma'am Malu, huwag po tayong mag-suggest kay attorney na tumakbo senator kasi naalala niyo ba nung nasa Malacanang pa siya, wala siyang time sa atin at ang sad ng lahat. Uy, bawal ako noon, bawal ako mag-live kasi nagre-reklamo yung mainstream media na nauuna kayo dun sa balita. Dapat sila at libali nang kunin ng social media yung balita sa kanila. Pero I think that if ever there's a new administration, I would suggest that, you know, social media is something that we can live with already. Sabi ni Rico, ewan ko ba, hindi ko naiintindihan ang makukuha natin kapag ginalaban natin Chinese as if superpower tayo. We need a, how do you call this, a modus vivendi. In fact, that's exactly what Admiral Carlos was in a modus vivendi, a means to live with each other. Oo, hindi tayo magkasundo. Oo, may competing claims tayo. Pero yung ano na yun, yung usapan na yun was not about those competing claims. It was about resupplying the Sierra Madre. Oh my. Etong si Wilson Chu, ano to? Chinoy rin to. Hi, Sir Wilson. Sabi niya, Chinois, though eerily silent, are actually evaluating the situation. Last I heard, none of them are expanding their businesses. Everything is placed on hold and they've channeled equity to Vietnam. Sabi ni Cardo naman, pero that's food for thought, ha, Sir Wilson.
Sabi naman ni Cardo dito sa TikTok, kasalanan talaga ng admin ngayon, kaya bakit ginaganyan tayo ng China? Real talk. Okay, speaking of kasalanan, are we ready to move on to the next topic? Are we okay? I cannot understand what's happening to the Senate right now, sabi ni Decluttering. Di ko na alam sino ang tama at mali. Kasi huwag niyong iisipin in terms of tama or mali. Iisipin niyo in terms of what's going to benefit the individual senator. Sabi ni Wadi, please take out, aray ko, nakagakudila ko. The picture of the tutas from behind you, it is okay if you make the picture of Vice Admiral Carlos full secret son. Sandali, topic natin yan eh. Kayo naman talaga. Huwag masyadong sensitive. Pwede naman kayong pumikit ng konti. Kung gusto niyo, I can, ayan, oh, ayan, para hindi mo masyadong nakikita. Okay na? Okay na? So, teka, kasi meron tayong ano, slide presentation. Dali lang ha. Okay, may slide presentation tayo. Which? Which we will be showing. Now, okay na ba kayo? Okay na ba tayo dun kay Vice Admiral? Sabi ni Ma'am Marites, out of topic lang, may maisog daw doon sa Hong Kong. Wala pang date. Pupunta ka po ba? Ay, syempre, kung may date, makakapunta tayo. Opo. Pero ano ha, ipaalam ninyo sa organizers ng maisog dito para official siya. Sige, okay na ba tayo? So we will add the slideshow. So, bakit new messaging ang tinatawag natin dito? Para dun sa mga nanonood, sa nanonood dito sa TikTok, yung gusto ninyo ipakita ko yung screen. So, sandali ha. Para makita nyo rin yung slideshow presentation natin. You will have to... Ay, kailangan tanggalin ko yung ano pala. Kaya ba? Sandali ha, tinitignan ko kung mapapakita ko. Diyon? Pwede bang i-reverse yung camera? Kaya alam kasi, makikita ba nila yung ano, yung slideshow? Or do you have to... Baka hindi nga ma-reverse. Hindi nyo po talaga makikita sa TikTok. You'll have to see the slideshow. Next time po, ayusin ko. Ayaw. You'll have to see, you'll have to check out the slideshow dito sa, sa YouTube at saka sa Facebook. Ang hirap na multi-platform, ano? Okay, next. Bakit kasama dito si Larry Gadon? Because I think this administration is starting a new messaging strategy. Thank you kay Marlon at saka kay Commander Aguila. Okay. Lumabas itong picture na ito. Actually, pinost mo na siya, tapos tinake down siya. And then after that, binalik after a few minutes. So, titignan natin. Alam ko na masakit sa loob ninyo. Tignan itong mga taong ito. Gayun pa man. Sige, tingnan natin. Robin, yung mga wives, hindi ko kabisado ha. Pero tingnan natin muna. Yung mga nakaupo. Senator Pia, Senator Lauren, Senator Cynthia, Senator Grace. Yan si First Lady. Okay. So dito, former Senator Manny Villar, of course, who accompanied his son. Sa gitna nilang dalawa, andyan po si Senator Jinggoy. The President is there. Senator Cheese, Senator Gatchalian, Senator Tulfo, Senator Tol, Senator Alan Peter Cayetano, at sa dulo nandito si, si Senator Robin. Okay, what do we make of this? No. Bakit tinake down nila tapos binalik nila? Okay. Well, tama si Ma'am BP kanina, Kadiri kasi. Kasi nagmumukha talagang Malacañang was showing its
fangs, its teeth, its force. Oh, kita nyo yan? Amin itong mga to. Tapos nagmumukha talagang with all due respect to the senators, ha? Hindi ko, I don't intend to use very harsh language, gayon pa man. I can see no other way to describe them, but this picture makes them look like lapdogs of Malacanang. Isipin nyo, this picture allegedly was taken after the vote. Ibig sabihin, uy, after na in-oust nila si Senator Migs, biglang, uy, party tayo sa Malacanang. Success! Parang kulang na lang ganun, di ba? Nasa nang champagne? Walang finesse, kumbaga. So, naiintindihan ko kung bakit pinost, tinanggal, tapos pinost na lang uli. Okay. Sabi ni Ma'am Flavi, like and share daw muna. So, tingnan na. So, ano ang pwede natin na dyan? So, PDP, as we remember what we discussed in the past 2 days na, nakakailang ulit na tayo, PDP voted as a bloc. Kaya nga umiyak si Senator, ano, si Senator Bato. Umiyak siya kasi he had, you know, he was grateful to Senator Migs for allowing his hearing, pero he had to join the party dun sa boto nila. So, iyak siya. Kasi, para siyang walang isang salita, or para siyang, how do you call this? Medyo traitorous yung tingin sa kanya in that manner, di ba? So, i-ano ko lang yung sa groups kung bakit wala tayo dun. Wala tayong live dun sa groups? Dion? Wala sa groups ng Luminous yung live natin. Ayan. So, and tama. Of course, people will think na, ano, parang nabayaran itong mga to. Bakit nandito yan? I mean, come on. Even the senators cannot take it against us if people are going to think that. The timing is horribly bad if they're worried about their reputations. So, dalawa yan. Now, ngayon, ang palaisipan, Senator Robin at saka si Senator Tol. Itong mga to, si Senator Tol, pinaghinalaan na nag-swear in na sa Partido Federal. Pero andyan pa rin siya at dun sa kanyang listing sa Senado, listed pa rin po siya as PDP. Okay, ngayon nag-verify tayo. Ang boto ng mga ito, apparently, si former President Duterte ay chairman emeritus, meaning he doesn't vote. Ano lang siya, because he was the highest ranked official of the party at malaki pa ang respeto sa kanya, andun siya. I mean, he's still part of the party, pero he is not involved in the strategizing or even in this voting sa Senado. Verify ko muna talaga para pwede tayong humataw dito. So, wala dito conspicuously Senator Bato. Sino pa ba? Di ba apat yan? Stoll, Robin, Senator Bongo. Okay? So, ibig sabihin, hati ang PDP. They all voted as one, pero hindi pumunta yung dalawa. Well, they might be uncomfortable anyway. Pero itong si Senator Robin at si Senator Tol, yun talaga, parang originally, we were saying na, yun nga, nanamantala sila kasi this was an opportunity for PDP to gain a leverage and lots of power in the House. Katulad nga ng diniscuss natin in the last 2 days, what does a majority leader do? He sets the legislative agenda, which means pwede yung mga pag-uusapan sa Senado, yung mga priority na legislation, sila po yung nagsiset nun. And pwede nilang patagalin, kung baga, yung mga ayaw nila. Pwede nilang, with the exception of course, kung i-overrule sila ng Senate President. Now, this, ewan ko ba kung nag-iisip itong mga to, na, or maybe they were told na hindi ilalabas itong picture na to. Pero this looked like a celebration of a triumph
that included both the president and the first lady. In other words, they were sharing a certain triumph here. Although the question is, bakit andyan si Senator Legarda? Senator Legarda is identified with the side of Senator Zubiri. Pero, surprise, andyan siya. Ewan ko, baka nakikita na ni Senator Legarda kung ano na, di ba? Well, dito na siya, kailangan na niyang mag-align with the powers that be, so to speak. So, tama yan. Pala isipan yung ano, yung position ni Senator Robin at saka ni Senator Tol. Ano ba talaga? Sabi ni Ma'am Joy, yung name daw ni Attorney Larry Gadon, nakaka-hide that. Okay, let's go to the next. Hindi na to slide. Ano to? Ito yung... Malaki ang posibilidad na si Sara ay matatalo sa 2028 kapag siya ay tumakbo na presidente. Kasalanan ito na mga DDS vloggers at mga DDS supporters at ng kanyang ama. Araw-araw niyo ba namang tuligsain na bangag at adik si Presidente Bongbong Marcos, ay sigurado na mawawala ang suporta ng mga Marcos loyalists at mga Ilocano at mga Waray at mga Ilonggo na may simpatiya kay Presidente Bongbong Marcos. Na-share mo or ano? Share. Na-share. Okay. Kaya pala. Okay. I-acknowledge ko lang muna dito si ano, si Adrian. Nasaan na si Adrian? Shucks, nawala ko Adrian yung ano, yung comment mo. Okay, so at shortly at so lumabas ito, magkakasabay ito more or less ha. Yung mga hindi ko na binuo, although if you want to buuin natin kasi pwedeng-pwede natin i-critique ito. Critique is different from criticize, okay? But we can evaluate this kung ano ang ginagawa ni Sir Larry dito sa kanyang ano communications. Now, here is what we heard as a matter of ano of introduction. Si Secretary Larry Gadon is supposed to be the presidential advisor on poverty alleviation. Pero naglalabas siya ng ganitong klaseng communications. From what we hear, he is being asked, and this has the full support of the administration, na magsalita ng ganito. And to, ano, to conduct something like informal communication. So, ano na yung make-up ng communications ng administration? We have the tools. Okay, the official ones first. Okay, official is PCO, which kung titignan ninyo, seems to me the weakest link in this administration. Hindi talaga sila magaling. But informally, they have flaws. Also, hindi magaling. Tignan niyo na nga yung ginawa. I understand that yung rally against VP Inday that was done in Liwasang Bonifacio was fully supported. Ewan ko kung financially, but at least fully supported by Malacanang. Okay? And then, of course, they have now Secretary Larry Gadon, who is in his element. I mean, kung titignan natin dati yung kanyang mga gimmick like the BOBO, yung kanyang ano, voracious defense of candidate Bongbong Marcos, and even before his defense of former President Duterte, was well effective if slightly cringy to many people. So now he is doing it for the president. Ganito ha. I know personally that even when Sec Larry was defending candidate BBM, tapos no, yun na nga, panalo na or papanalo na, and of course he was running for the Senate. I remember this. Is that then candidate BBM told Attorney Larry, alam mo, then Attorney Larry, secretary na siya ngayon, Sec Larry, na, Larry, dahan-dahan naman magsalita, magsisenador ka, so you might want to talk in a senatorial manner. Pero ngayon,
This clearly has the blessings of Malacañang because he is a sitting secretary. Okay, so it is assumed that since this is a voracious, again, defense of the president as well as his family, then this has the, how do you call this, that at the very least, the tacit approval of Malacañang. Now, we also know that Seclari is going to be given expanded duties, which includes things like this. Okay, naintindihan niya na? So, ako kasi I'm ignoring what he's saying, but more intent on clarifying what is he doing. He is defending Malacañang in a manner that he is used to, in a manner that used to prove effective. Manner ha, hindi ko sinasabi niya ay tama. Pero yung manner na ginagamit niya ay epektibo kahit dati pa. So, it looks like he's one of the newest members of the comms team of Malacañang. Expect more coming from him. Sabi ni Ma'am Christine, it's attack dogs that turn people off. Sure ang admin, they want this kind of defense. Well, let's see, because right now, tignan mo, hindi ba ganyan din yung manner ng pagdidepensa ng kanilang mga trolls? Sila po ay parating, kumbaga, they don't know any other way of supporting the administration except by attacking critics. So, and they have been doing it for a long time. Matagal-tagal na nilang ginagawa. So, ang assumption na lang dito is, okay lang sa admin na ganun. Okay lang sa Malacañang na ganyan, binabalahura tayo, ganyan yung salita, kasi hindi nila pinagsasabihan. Sabi ni Turquoise Blue, mga Ilocano, ayaw kay Inday. O sige, let's take apart his messaging now. Ang sinasabi niya, and he's going to be repeating this, at this is parang demoralizing effect ang hinahabol nila dito. May posibilidad na matalo si ganito. Ayan. So, thank you kay Roger. Now, this is incendiary speech, meaning alam niya na maraming magagalit dito, magre-react. Tapos, he puts the blame on the DDS vloggers and DDS supporters. So, identified yan. DDS because he wants to link those who are pro Inday with those who are pro her dad. Kumbaga, yung loyal from the time of the former president up to the present who now support both the father and the daughter. So, just to be clear, ha? Si Attorney Larry, kaibigan ko pa rin yan. Hindi lang ako sang-ayon, the same way, hindi siya sang-ayon dito sa panig ko. Hindi ako sang-ayon sa panig niya at hindi rin ako sang-ayon sa ibang mga sinasabi niya. So, baklasin natin. Ano yung sinasabi niya? So, ito nga, parang pinupush niya yung idea, matatalo yan. At ang reason kung bakit matatalo daw yung taong yon ay dahil sa atin. So, in short, the strategy here is to cut off support from Vice President Inday. Try to shame the supporters, try to blame the supporters, make it look like kayo ang kasisira ng inyong sinusuporta. Parang ganon. Pero luma na po ito, luma na po na strategiya to at matagal na po itong sinasabi sa mga DDS. Yun nga lang, the difference is that it has never affected the DDS, ever. Nor has it ever affected any person who not identifying as DDS, still like VP Inday, still like the former president and so on, but never considered themselves DDS. So, ang suporta, hindi po yan mawawala simply because sinasabi ninyong kasalanan namin. Saying will not make it so. Okay? Number one. Tapos later on, ang sabi niya, kasi daw yung mga sumusuporta ay nagsasalita ng masama tungkol dito sa presidente. Now, he points out na merong mga tao na oxygen, don't say mind conditioning, attempt at mind conditioning.
Kasi parang inaamin ninyo, tama siya, tsaka effective siya. Hindi siya effective. Kasi nga, nakikita natin at binabaklas natin ito. So, unang-una, ang sinasabi niya, araw-araw daw or parati daw si binabanggit na yung term na bangag as applied to the president. And therefore daw, because sinasabi ng DDS ito, magagalit daw ang mga Ilocano, magagalit daw yung mga Waray, and so on, yung mga identifiable support groups ng ating Pangulo. Now, first of all, may presumption dito na identifiable yung grupo na tinatawag na DDS. It is so amorphous, nobody even knows who exactly belong to that group. May mga tao who don't even identify as DDS. Ang tagal kong ganon, ngayon ko na lang sinasabi na ano, at saka later, and during the Duterte administration, but in the early days, hindi talaga ako nagsasabi na ganon. Kasi hindi ko alam, ano ba yan, formal na grupo, meron bang card-carrying DDS, meron bang ganyan. Wala. So, hindi identifiable at amorphous yung grupo na yan, number one. Number two, solid pa rin. We maintained what friendships we maintained, the ties with total strangers before that identified with President Duterte are still there. And in fact, was relied on by this president in order to win. Because if you count the number of supporters he had nung tumakbo siya na vice president, 14-15 million. This time, yung mga nagpapanalo kay President BBM ay umaabot di umano, bakit di umano? Di umano ng 30 million. So, hindi overnight nag-grow yung support niya. He started with a base that voted for him in that 14 or 15 million, but something happened to make that vote count into 30 million. And that was a partnership with Inday Sara Duterte. Sabi ni Lovely Moa, they're all a bunch of bullies and very negative. Nakaka-turn off ang toxicity. Well, I don't think it's just them. I mean, let's admit that on all sides, there are toxic people. On all sides, there are super bardagulans na happening. Huwag naman natin silang sabihan na sila lang yung ganon. I mean, come on. Diba? Kaya lang, ang inaano ko dito, this is the pot calling the kettle black. Now, the other is, si Seclary also answered, hindi ko nalagay dito sa slideshow natin, nakakalimutan ko. Dito sa, meron siyang sinagot na comment, I think, on his wall, where he says he was never DDS. He supported the former president, Duterte, but he has always been a loyalist, which now will have repercussions, by the way, ha? Kasi, he benefited from the Duterte administration. Ang Viber ringtone mo nakakakaba. Bakit? Nag-ring ba yung Viber ko? Sabi ni CRTB, did Gadon foresee that he will be stripped of his license in the past? Give him a bandana so he would look more like Madam Auring. Baka napaaga ang Christmas bonus niya. Oy. Kaibigan pa rin kami, ha? So, but this is what I mean. Ang ginagawa nila, ang pagsasalita ni Attorney Lad, ay sorry, ni Seclary ay alinsunod doon sa bagong strategiya dito. Tion, favor. Masyado mababa yung sa TikTok. This is a strategy. This is a communication strategy na ang na calculated to demoralize those who support Inday. Those who support Inday. And because they know, it's not easy kasi being in the opposition. It's not easy to be, kasi ang powerful, di ba, yung administration. Andiyan yung seat of power. They have power, they have money, they have influence, they have the capability na mang-asar, to make life difficult for many of us. Hello, victim. Okay.
But there is still the presence of a very noisy, very loud, and very solid group who identify with the former president and with VP Inday. So what do they need to do? They need to demoralize. They need to divide us. So you have to be careful about the kind of language that is being used on us at yung imagery na pinapakita. So balikan natin yung ano, yung picture. Oops, hindi ko na mabalik. Bakit ganun? Ah, pagka ano, pagka video pala hindi madali ibalik. All right. Sige. But if you will go back to the picture, that is a show of force. Ito parang ang message ng Malacañang dito, itong mga to, amin na to. And that includes Senator Robin and Senator Tol. Meaning, they have infiltrated, or at least ito yung messaging ha. Ang messaging nila is, pati yan, pati yung PDP, hindi nyo na maaasahan yan. Kasi yung mga loyal lang kay Duterte ay yung dalawa, si Senator Bato at si Senator Go. Pero si Senator Robin, question mark. Si Senator Tol, question mark. The intent is to show na malakas sila, that they can, well, ano yung sinabi dati nung artista? I can buy you. Parang ganon. They can buy people, they can buy situations, they can buy power blocks, they can buy this bar, all that. That is the message. Do we have to believe it? No, of course not. Because in the end, politicians are only as good as the people who support them. Yes, I know it's Ann Curtis. Hindi ko nilang binanggit yung pangalan niya. So, and where are the people who support them? Right? Where are the people? Are they with us here? I mean, if you will look at the surveys, a lot of people are unhappy with this administration. So itong messaging ni Attorney Larry, it seems to me out of sync with reality. The fact is people are angry. They're angry because whatever it is this government is doing, hindi pa rin naaasikaso ang pagkain, tubig, kuryente, internet, transportation, at kakulangan ng trabaho. Now, again, ang nakikita natin dito, although siguro, you know, they're just getting more and more people to speak about them and to deliver their message and to try to make us feel bad, they're still not working on the things that are making people upset with the administration. Kung ang dami, sa dinami-dami nilang ginawa para sa comms nila, karamihan pa rin nakapalpakan, kumbaga palpak pa rin yung kanilang comms. Kasi hindi umuobra eh. Kung nag-spend sila ng kahit kalahating effort nun para dun sa pagpapababa ng presyo ng bigas. And please, yung kadiwa na yan, that's lip service, that's tokenism. Ano ba ang naaapektuhan ng kadiwa? Buti sana kung there's a kadiwa in every barangay, ang daming mga carts, nakikita nyo ganyan, talaga naaapektuhan. Nangangatog yung mga retailers, nay, walang kami ng benta kasi ang dami-daming kadiwa. Is that happening? No. Okay? So, whatever it is they're doing, yung effort sa comms, ang laki ng effort sa comms, pero ang effort sa pagpapababa ng presyo ng bigas, mali yung pronunciation. So ito yung sinasabi natin, hindi nagbabago yung administrasyon ha. Umpisa at umpisa pa lang, ano yung sinasabi natin dati? Ang problema natin pagkain, tubig, kuryente, internet, transportation, kulangan ng ano, ng trabaho. Tapos ang nire-reseta nila sa atin is charter change. Oh, magiging prime minister kung sino man ano, kamag-anak diyan. Thank you kay Rap Fuentes. Yung mga trolls, yan ang ginagawa nila. Imbis na asikasuhin yung problema ng bayan, ang inaasikaso nila, yung mga kritiko, ang inaasikaso, look at all the effort put into removing commentators, manggugurgur ng mga accounts, ihaharas nila si Maharlika with cases, ano pa,
yung mga ginagdag, you will remove people from private employment, you will hire trolls na maninira, magsasalita ng masama, and so on. So, what Matthew, mali po, sabi niya, I heard PDP is backing Malacanang. Hindi, nadala ka na kagad dun sa picture. Okay? Alam natin, hindi nakikialam si Duterte, and in fact, we know for sure, hindi siya nakialam dito sa vote na ito. But PDP voted as a group kasi andyan yung nanamantala sila sa sitwasyon. Ang tanong, will they use this to protect Inday, to protect the Dutertes, or is this part of the trade-off that they were getting because of that picture? Sabi ni Florian, yung picture ng mga senator sa Malacanang, picture din ba ng mga lotto winners? Grabe kayo. Okay, meron pa. So, yes, yung Mindanao Authority, nakita ko po yun. May statement dun sa, galing dun sa taong nakaupo na nagsasabing paano nyo i-replace, hindi naman bakante yung posisyon. So, what do we make now of the two senators, Senator Robin and Senator Tol, who were at that Malacanang party? And what, of course, obviously, wala din si ano, si Senadora Amy. Yeah. Tanggalin na muna natin si Attorney Larry. Okay. Andali lang po ha, kasi mali itong, yun dito to, mali kasi itong, ayan, ito dito. Ngayon, it's possible kasi walang explanation yung picture. Okay, sinabi lang party sa they had a reception for the senators. Walang nagsasabi na, walang sinasabi, pero people are assuming this is a thank you for the vote in the Senate. And Malacanang would be happy if we all of us conclude that. Di na tayo magtitiwala kay Robin, di na tayo magtitiwala kay Tol. Iisipin natin, wala na tayong kakampi sa PDP. Kasi mga politiko yan and they're all out to survive. Which means, tayo mismo ang nagbabawas ng ating mga kakampi. With the possible exception of Senator Bato and maybe Senator Go. Kasi si Senator Tol, alam natin na masyado na yung pa-close effect dun sa kay Presidente Marcos . Sabi ng iba, obviously it was a thank you party. So, what are you saying? Para sa akin, pwedeng thank you party yon or pwede rin hindi. Kasi kung thank you party yan, bakit andyan si Loren? Bakit andyan nga yung So, kasi si Loren, kimigs yan . Unless she's really that jaded na pupunta siya sa mga ganyan. Right? All that's. And this is her way of trying to ingratiate herself to the current administration. Sino si Robin? Si Robin. Okay. Sabi ni Sixth Sense, Matapoble Marcos traditional politics. Ganyan. Now, try to examine what is the effect of that picture on you. Una, iisipin nyo, shucks, nawala na tayo ng PDP. Shucks, nawala na tayo ng ganito. Grabe itong mga to. They're nagpapakita talaga sila ng lakas at ng dahas and all that. When you start to feel that way, that's exactly what they're trying to get you to feel. Diba? They want us to feel that way because this is communications warfare. So, may lariga doon na sinasabi na, yan, hindi naman nanalo yung tao ninyo. Yan. Tapos, meron pa siyang mga ganito na, amin na itong mga to. And it's a matter of time na bago makuha namin pati yung buong PDP, wala na yung what is the effect? Ang effect niyan is to target, again, the Dutertes. Remember, their main target always from the administration in their comms is maiaangat sila but at the same time, tinatarget ang mga Dutertes. So that picture, it's not an accident kung bakit pinost yan.
and it is now having the desired effect in you. So what do we do? Unang-una, dead ma. Wala naman talaga tayo dapat na lang asahan sa mga politiko. Kasi yung mga yan, papanig lang yan sa tama kapag marami ng taong nakapanig sa tama. Doon lang po sila pupunta when ano, if things start to change, if they feel that the tide is turning against this administration, makikita mo nandun na sa doon, dahan-dahan na sila na sa atin. Yan. Sabi ni DJ Jeffrey, actually the first time I saw the picture, well, definitely vote wisely next elections. Sabi ni Matthew, where can I find the picture? You will have to go to the Facebook account of the First Lady. Sabi ni Marlene Gahol, Tol and Robin, goodbye. Eh, hindi sila re-electionist eh, sa 2028 pa. So they will be there for a while. Ay, teka, si Tol? Hindi, patapos na yung term ni Tol. Si Robin will be there until 2028. Okay. So what I want everybody to be aware of is the comms. Ang purpose ng comms nila is to demoralize us, to make us believe na whatever it is yung pinaglalaban natin is a lost cause. Okay? Yung mga ganyan. Magpapadala ba kayo? I mean, this is ano, this is an attack on our sensibilities, on how we're going to feel. Magpapadala ba tayo? Magpapaano ba tayo na? Kasi parang sinasabi nitong Malacanang is, we can buy anybody, even the people you thought that were on your side. Papadala ba tayo? Pwede rin naman natin i-jettison na yung mga yan. Pero para sa akin, the real test is still, kung nagtitiwala pa si Inday sa kanila, okay lang. Pero kung hindi, I'll take my cue from there. Goodbye na kayo. Kasi nung una, okay lang eh, if they voted as a party. Kasi maganda din naman talaga na lumakas ang PDP kung mapuprotektahan nila yung mga Duterte. But by going there, it now makes us second guess their motives. Lalo na yung dalawa, Senator Robin and Senator Tolentino. Sabi ni Miss Jeng, edited na naman daw. Talagang, ako kasi hindi ko tinitignan ng ganong kaigi. Kumbaga, yung katabi, gloss over, yung katabi. Yan, ganun ako tumingin ngayon eh. So, what does this also foreshadow? It might foreshadow, ano, kung sinasabi ng Malacanang, oh, amin na itong Senado ngayon, baka matuloy na nga ang PI. Matutuloy yung People's Initiative. So, ano magagawa natin about that? There will still be a plebiscite. At kung hindi nila dadayain, pwedeng-pwede pa tayo na mag-actively campaign against it. Sabi ni ano, ELC Caballias, kung ang trust ni Inday sa dalawa, wala na. Baliktad, teka muna. Kung ang trust ni Inday sa kanila para sa akin, well then, they still would have my trust. Hindi pa rin malaking trust, pero may trust. Thank you, kay Zaldi. On the other hand, they might be thinking, para matulungan ko yung mga Duterte, kailangan kong mag-survive. Okay, I can take that. Kaya nating isipin yung mga ganyan. Kasi nga, bumoto na nga sa, madjo na nga si Tol eh. Pero, will they actually use it to protect the Dutertes? Abangan! Sabi ni ma'am, ni Ate Maylen's vlog, ayaw na magpabudol, I will vote wisely. Which implies, well, tignan natin, ako. So, ito yung reason kung bakit kinontract yung ano, yung budget para sa mga ahensya at ang dami-daming ayuda at saka kung bakit ganyan ang PCSO, di ba? Ayun, oo nga eh. Sabi ni Luis to, tama siya. Parang ang pumalit kay Bongo at Boto ay si Loren at si Win. O nga pala, si Senator Gatchalian. Sorry, si Senator Gatchalian. Gatchalian ba? Tama no? Gatchalian yung isa? Si Senator Gatchalian, who originally also was on the side of Senator Miggs, ay nandyan. Oh. Ha-ha.
Isn't that interesting? Sabi ni Florian, they never protected the Dutertes ever since. They only needed them noong election. Totoo yan. Ang ano ko kay Senator Robin is, tinutuloy pa rin niya yung advokasya niya para sa federalismo. Samantalang hindi na po yun yung stand. And in fact, nakikita natin na yung federalismo at a time like this, na ganadosyos na ganadosyos sa ano sa pag-extend ng term itong mga magagaling nating mga politiko, na it's really a bad time to do that. Sabi ni Ariel, do we still trust the government, Senate, Congress, and justice? For me, it's a big effing no. We're not supposed to trust government. We're not supposed to. We can trust some people, but we're not supposed to trust government. That's why we have a constitution. Ulitin ko ha, bakit tayo may saligang batas? The constitution is the document wherein we constitute ourselves as a nation. We state our values, the general directives of the country, as well as the doctrines which will govern us. In that document, is an article, a list called the Bill of Rights, Article 3. Yung Article 3 na yon is a list of the things that government cannot do. Nilagay natin sa pinaka-basic na batas natin, nang sa gayon, hindi ito madaling baguhin. Ito po ang mga nagpipigil sa paggamit ng puwersa ng ating gobyerno laban sa individual o sa taong bayan as a whole. That's why we have rights. Kapag ano, kapag nag-iisa ka, at most may kasama ka abogado, but kapag nag-iisa ka at ang puwersa ng gobyerno ay kumakalaban sa iyo, ang saligang batas, ang tanging protection nito. Tingnan niyo nangyari kay Morales. Nag-iisa siya. Galit ang ilang mga nasa Senado. Hindi siya maprotektahan ni Senator Bato. Pero ang saligang batas, which requires due process, allows him to seek a legal remedy dun sa kanyang pagdetain. Baka maging moot kasi palalayain na daw siya very soon. Sabi ni Mr. Y. Tiber, nakaka-disappoint si Senator Cayetano, nasa picture na yan, akala ko solid Duterte siya. So tama uli si Ma'am PB, BP. This picture, it's so kadiri. It's so tapo because parang ang kulang na lang ang caption niyan is everyone is for sale. Sabi ni Matthew, according to Attorney Glenn Chong, 31 million votes for BBM was manipulated via Smartmatic. Sa akin, yes, I admit of that possibility. Pero para sa akin, enough na yung ano, na paglabag nila should have disqualified them. Yung meeting ni First Lady with Smartmatic, which already was contracted by COMELEC, and nasaksihan ito ni Senator Glenn Chong, that is enough. That should have disqualified then-candidate BBM. Let's see. Sabi ni Planetang Talim, if that's the case, tuloy-tuloy na talaga ang PI. Again, by their actions, we shall know them. So, tignan natin kung magbabago pa uli. Magbabago ang, ano, ang makeup ng Senate committees. Kung hindi matatanggal dyan ang ilang mga heads, kung ia-allow yung pagtutuloy, well, tingin ko ia-allow yung pagtutuloy nung PIDEA leaks. Kasi patapos na eh. Pagka kinut off pa nila ngayon, nagpaparamdam sila ng dahas. Not that they care, pero ang obvious nila. Still, it's worth, ano, nabantayan natin sila. No, I disagree with that. Sabi ni Ma'am Yvonne, nothing much we can do right now, money talks. Sino may sabi? Alam nyo, the reason they keep doing these things is because nagsasalita tayo.
Kaya kinailangan nila ng tolls, kaya kailangan nila ng lariga doon, kaya kailangan nila maglabas ng pera para sa mga binibiling mga opisyales. Kaya kailangan nilang bumili ng kung sino-sino, kung kani-kaninong pagkatao. Kasi nandito tayo. Dahil naririnig nila tayo at alam nila na posibleng kumalat yung balita dahil sa ating mga nagsasalita. What do you mean, cannot do anything about it? Nagre-react nga sila sa sinasabi natin. Nagre-react ang administrasyon kasi naririnig nila tayo. And they are afraid that we can convince a lot of people and or enough people to change the course of their destiny. Diba? No, not destiny. To change the course of history. To change the course of what they are planning. Don't never say that there's nothing much we can do right now. We're doing plenty. Bakit hinaharang nila yung mga maisog? Kung hindi sila takot? Kung nasa kanila yung puso ng taong bayan, kung ang tataas nila sana sa survey, bakit nila ihaharang ang maisog? Ano ba ang pwedeng sabihin ng mga tao na nagsasalita? Nakatulad natin sa social media o dun sa mga speakers dun sa maisog, ano ba ang pwede nilang magawa na ikinatatakot ng mga ito? Sabi ni Damon, what do you expect ba kay Senator 10,000? Mango puree yan. Sabi ni Jeffrey, PI will never happen. Why? Mayayanig ang Malacanang, even the Congress and Senate sa power ng Pilipino. I love the confidence. So, para sa akin, ang worst enemy natin is the loss of our confidence. Ang pinakakalaban natin, yung maniniwala tayo sa comms nila. Yun. Don't believe them. Why would they tell us the truth? Budol na nga tayo nung election, maniniwala pa kayo ngayon. Ano ba? Ito sabi ni Nerds, maganda to. Napaisip pa din ako, bakit bilib na bilib sila sa paniniwala na kaya nilang manalo noon without Sara? Ibang klase ang self-confidence nila. Totoo yan. In fact, if panoorin natin the rest of yung sinasabi ni Attorney Larry, let me know if you want to hear the rest of it. Sinasabi niya na 30 plus million ang bumoto kay BBM. Wala daw maano. Lahat daw yon ay sa atin. Ay kokontrahin daw ang mga DDS. As if hindi bumoto ang DDS. Hindi ako sangayon talaga sa sinasabi ni Attorney Larry. To allow them natalo na tayo, we're fighting not only because we're DDS, we're fighting for the Philippines. Yun na nga eh. So ang problema ni Attorney Larry is he's still reading DDS. When actually, we no longer identify as that, we're just against them. And that's why that makes us so many. Kasi merong iba, hindi naman necessarily pro-Duterte. Pero naman, nakikita nyo ito? Nakikita niyo yung ginagawa nila sa atin? How can you ignore the issue of the prices of rice, which have been a problem since last year? Ini-ignore nila, uunahin nila foreign trips. Yung foreign trips, supposedly, para dun sa mga pledges. Magkano yung binagsak ng number of pledges? 60%? Sabi ni 1P, sinasabi ni Atty. Gadon ay pawang haka-haka lamang ng mga loyalist. Sabi ni Sweet Lady, basta mga Pilipino ay sama-sama sa pagkakaisa para sa tunay na pagbabago. Sabi ni, gusto niyong marinig? I need to know if everybody wants to hear the rest of what Atty. Larry had to say. Sec Larry had to say. Parang isa lang po kayo, madam. Nagsabi.
Ito sabi ni Ma'am Anita, kung tama si Attorney Glenn Chong na mataas lang ng konti kay Lenny ang boto ni BBM at dahil sa Smartmatic, nadagdagan para di nakakahiya yung 32 million ni Inday. Okay, sige, gusto niyo marinig, sige, ilagay natin ulit. Hindi na ninyo maaasahan na magiging kakampi ang mga Marcos Loyalist, mga Ilocano at mga Waray at mga Ilonggo na mga Marcos supporters. Itawagin yung bangag at adik ay natural, sinaktan nyo na ang damdamin ng mga taong ito. Alalahanin ninyo na sa loob ng mahigit 30 taon ay wala nang ginawa ang mga kalaban na tuligsain ang mga Marcos at si BBM. Andiyan na lahat ng klase ng paninira, no? Tinawag ng mga human rights violators, ng mga mamamatay tao, ng mga magnanakaw, kung ano-ano ang mga itinukol na paninira sa mga Marcos. Ano ang nangyari? For the first time in the history of Philippine politics and Philippine elections, nagkaroon ng 31 million na boto sa presidente at yan ay walang iba kundi kay BBM. At for the first time, nagkaroon tayo ng majority elected president. So, saan napunta yung about 36 years na paninira sa kila BBM? Wala. So ngayon, tawagin yung bangag at adik si BBM na lang. Lahat naman yan ay puro kasinulingan at paninira, ay sigurado na hindi iboboto si Sara. So sa 2028, asahan nyo matatalo si Sara dahil sa kasalanan ninyo, kagagawa ninyo na mga DDS supporters, mga DDS vloggers at ng kanyang ama. Okay. Okay. So narinig nyo na. Sabi ni Luis, hindi siya nanonood, Ma'am Josephine, hindi siya nanonood ng mga Waray at Ilocano na galit kay Didi. So, okay. Kumusta naman po ang pakiramdam ninyo? Galit na, okay lang kung galit. Kasi huwag kayong madidemoralize. Yun lang ang inaano ko. Huwag kayong magpapadala kasi right now, I don't think that it has affected or convinced you in any way. Reverse psychology, sinong maniniwala? Sabi ni Ma'am Christine, is he setting the stage? Are they going to cheat in the next elections? It's easy to stop the bangag things, Gadon. Drug test for BBM, but I don't need that anymore. His actions speak volume, so do yours. Totoo yan, yung kakaiwas ng kakaiwas, yung mga ganyan, nakakawalan ng confidence ng mga tao, di ba? We can demand, actually, we can ask for a drug test. Walang right to demand kasi pag demand, ibig sabihin, we expect that there is a basis for him to provide it. But we can ask, Mr. President, what is the state of your health? Given the possibility that given the strong indication that you were previously involved in imbibing illegal substances. Has this had any effect on you? Could you submit yourself to a psychological evaluation or a physical evaluation to determine if you have the right, the physical and mental capability to make decisions for 10 million people? Sabi ni Ma'am Waray dito sa TikTok, Waray ako pero galit na galit ako kay BBM. Wow. Sabi ni Ma'am Ninette, aking palagay, gidagdagan nila through Smart Magic para maging 31 million. Baka di nila inakala na yung boto ni Inday Sara ay maging 32 million. Lamang pa rin. Sabi ni Ma'am Nene, halaka, oy, kakyut ni Gadon. Oy. Hi, na-stress kay Gadon si Ma'am Marilu. Ma'am, huwag po kayo mas-stress. You don't want to be affected by it. So, yun nga yung sinasabi ko.
the rhetoric and all of these things, they're going to get worse. Okay? Dagdag-dagdag yan, mag-aarangkada yan. They'll, pag nakita nila na may epekto sa inyo, they will keep doing that. And you will hear more from Sec Larry in the coming days. So if you're not affected by it, dead ma, then, di ba? Kulang. So what? Actually, sabi ni Mama Maria, my comment had been taken down in one of SAS's posts. May pananakot pa from one of their supporters because I do not agree with their views. Ano po yung view ninyo, madam? Ano yung reason kung bakit po na-take down? Were you respectful? I hope you were respectful. Sabi ni Margarito, ang mga tao ay gising na. So, yep. Puyat na nga eh, sir. Hindi lang gising, puyat na. Sabi ni King Mike C., I wanted them to keep doing it so people will get angry and reclaim the power from BBM. Pwede rin naman. Pero kasi may ano eh, may parang mind conditioning sila eh. Sabi ni Armando, huwag niyong pinagpapapansin yang si Gadon, puro kabaligtaran sinasabi niya. Remember, mas maraming boto si VP Sara kaysa kay BBM. Si VP Sara ay more than 32 million votes, samantalang yung kay BBM, 31 million lang. At yan ang patunay na kaya nanalo si BBM ay dahil sa mga DDS. Sabi ni Ira, Ira Maseret, Gadon, alam ko mahirap para sa iyo na paniwalaan mo mga pinagsasabi mo dahil alam mo kung ano ang nasa puso ng nakararami. Sabi ni Armando, opinion lang ni Gadon yan. Dahil wala siyang support sa mamamayan. 2 times siyang natalo. Ooh! Ang Palaya Analysis Unit says, I am a municipal mayor. We uses the word hate in reference to the president. Wow. Sabi ni C. Monster, are you watching Miss You tonight? Tonight na po ba yun? You know, I hate watching them kasi nasistress ako. I might. Depende. Ito, sabi ni Ma'am BP, magulat tayo kapag nag-collab si Duterte at Robredo. The enemy of your enemy is your friend. I will tell you this for sure. The Redo camp rejects Marcos more than the Dutertes. Trust us, we know. Eh, ma'am, what about the... Okay, I think it's a rumor that Attorney Lenny has been talking with the Marcos camp. Is there any truth to that? In interview na eh. Is there any truth to that? At may mga lumalabas na rumors that she might be running for senator under the Marcos banner. Pakiano naman, para alam din namin. Kasi kung hindi, malaki yung possibility. For those na nakikinig, si Ma'am BP ay kakamping. But because she's so respectful, she's always welcome on any of our platforms. Ito, si Wilson naman has a different take. Ang sinasabi niya is, DDS spies already in the house. Nice move. Pwede. Pwede rin. Diba? Kasi may maraming naniniwala na nagtitiwala pa rin kay Robin. Sa totoo lang kasi, I know how sincere Senator Robin is. But ito talaga nayayanig yung paniniwala ko sa kanya by this picture alone. Willing to give him a chance though? Sabi ni Ma'am Christine, you will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks. Totoo yan. Unbelievable. This admin is so abrasive, it's throwing stones even at those who are lying quietly. Sige lang. Sabi ni Chad, there are videos po where Attorney Robredo praised the BBM admin. O nga, ano ba yun, Ma'am BP? Ano bang ano natin dyan?
Kasi ako, I don't mind a collaboration Robredo Duterte. Yun, laking bagay nun. Pero I want to know if baka may talks naman pala na ano, na doon na siya. Sabi ni Jeffrey, may pagtatawanan na naman sina Joey at Sas nito. Sabi ni Zevia Station, mag-isa ka lang na ayaw tumakbo sa Senado, parang galit talaga sa akin to. Samantalang mas marami kami na gustong tumakbo kasi sa Senado, kaya majority wins. Well said, well said. Nagulat ako doon. Sabi ni Russell, Gadon's words reflect the kind of governance this administration can offer. Puro haka-haka, chismis, and flight of ideas. Roger SD, I like what he's saying. Let Robin do his thing. I think loyalty of Robin is solid. Sabi ni Behemoth, hello, Attorney Tix at sa mga DDS. See, I'm telling you, hindi talaga lahat. Sabi ni Ampalaya Analysis Unit, we're waiting for the go signal of the governor. Gov Petilia is the number one enemy of the Romualdeses. Yes, I know. Sino ba ang Gov ngayon? Hindi na si Ikot, di ba? Di ba, I think it's his brother. Okay, yan si Ikot. Si Ikot ang kilala. Sabi ni Jenny Matthew B, kung paniniwalaan ko si Gadon, ibig sabihin nun, nanalo si VP Sara dahil kay BBM. Isn't it the other way around? That's so wishful thinking on their side. Ay, nako. Ayan, at least nararamdaman ko na you're back to normal, guys. Hindi na kayo nabubuisit dito sa mga pangyayari sa ano. Si Ikot ang governor ngayon. Di ba si Ikot? Sure kayo si Ikot ang gov? Nagtanong pa talaga kay Mayor. Sorry, sorry naman po. Si Ikot ang gov. Okay, send him my regards. Okay yan, okay yan. When I was commissioner sa NCCA, we had an event in Leyte. Sakto. Maalala, gov yata si Ikot nun. But our families have known him for a long time. Their families. Sabi ni Ande, magkatuwang talaga sila Lenny at BBM. BBM, Lenny, magnanakaw ng boto. Si Lenny naman, BBM, magnanakaw ng kabanambayan. Perfect combination. Uy, grabe kayo. Pero yung supporters ni Lenny, we have to see where they're going to go. Diba, what if Lenny collaborates with the Marcoses? Okay, so, maraming salamat sa ano. Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay today. I hope na ano, we're all fortified. Remember this, there's going to be an onslaught of communications that is targeted at making you feel down, making you feel that things are impossible, that Malacanang has gotten so super strong that any hope of change is going to disappear. You have to resist that. Resist it. Because sa totoo lang, marami tayo. Thank you kay Zaldi at kay Jing. Okay? So, and ano, from now on, babalik na tayo sa dating mindset because, you know, lately Malacanang has been giving us lots of jokes. So, ang ano dyan, remember, back in the 80s, When the Yellows were gearing up to oust Ferdinand Marcos, alam niyo kung ano, kung ano yung nagbibigay ng momentum, it was the jokes. When things felt bad, they would always come up with a joke. At kumali nga ito ng samat-saring reaction mula sa mundo ng social media. Kumento na nga lang din ng mga netizens sa naging isyong ito. Nang-aasar lang yan sila. Dapat talagang maging senator yung mga may utak at hindi balimbing. Mga yan, sumasakay lang sa agos ng panahon. Pero matalino na tayo.
Huwag magpapaniwala sa mga yan. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Magmalaya magbigay ng kanilang personal opinion sa comment section. Anyways, for more Chikabe updates, don't forget to like and subscribe!